Para makatipid sa kuryente or gas kapag nagluto ng itlog ay pakuluan lamang na isa, takpan at patayin na po yung apoy at ito ay orasan ng at least 20 minutes. Ngayon naman ay itapon na ang pinaglagaan after 20 minutes at palitan po ng malamig na tubig or tap water. At kapag malamig na or nababad na ng konti ay pwede na nating umpisahan balatan yung ating itlog na nilaga. Hard boiled po ito, promise. Ang gagawin po natin ngayon ay kung ano ba ang pwede nating ipalit sa mayonnaise kung sakaling tayo ay maubusan. So ayan, naglaga po ako ng 5 pirasong itlog at syempre aking hiniwa-hiwa at ilagay natin sa blender. Ito po ay pwedeng pangpalaman sa tinapay, panglagay sa salad, or kung anuman yung common na pinagagamitan natin ng mayonnaise. At ang maganda nito, konting ingredients lang ang kailangan. So maglagay po tayo or magpiga ng lemon at least 1 teaspoon or kung gusto nyo po na medyo maasim ay dagdagan nyo ng konti. At ang masaya nito, hindi ako nakagamit ng strainer kaya sumama yung buto ng ating lemon, so tanggalin po natin. Hindi po natin pwedeng isama yan dahil mapait kasi nga ibiblender natin to. Ngayon naman, lagyan po natin ng asin na depende sa inyong panlasa. At syempre, ang ilalagay po natin dito ay konting gatas. Pwede kayong gumamit ng fresh milk, pwede rin naman po ang evap, at pwede rin ang yogurt. 1/4 cup po ang aking inilagay dito. At ngayon naman ay atin na pong i-blender hanggang sa ito ay maging pinong-pino or maging smooth. Pwede po kayong gumamit dito ng immersion blender o kaya ay food processor. At tuloy-tuloy lamang po ang ating pag-blender hanggang sa tayo ay matapos dito or hanggang sa itong ating ginagawa ay maging mukha ng mayonnaise. Aabot po ito ng mga 5 minutes. So again, ika-clarify ko lang po, ito po ay alternative lamang kung sakali na kayo ay maubusan ng mayonnaise. Pwede nyo po itong gamitin dahil ang paggawa po ng mayonnaise ay ibang paraan kaysa sa dito. Ayan, ngayon po kung napapansin nyo ay mukha na po siya talagang mayonnaise. So ayan, ito na po yung kanyang itsura. Kaya naman, sali na po natin sa isang container at syempre meron na tayong bagong pampalaman na naman sa tinapay or panlagay sa salad, pwede rin sa sisig or kung anuman ang pinaglalagyan nyo o pinaggagamitan ng mayonnaise. So, ayan na po. So, ayan. Ito naman po yung texture. Para talaga siyang mayo. Masarap po itong ilagay din sa macaroni salad. Perfect na perfect po ito. At saka, lasang-lasa yung itlog. Kaya naman, maraming maraming salamat muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.